So, ano ba ang katotohanan? Sa sobrang paghahanap mo, napunta ka sa mga YouTube videos sa mga KaMAtis na atis. Pero kahit nanood ka, kahit pinagbigyan mo, hindi mo pa rin makuha yung sagot. Sa KaMAtis Analysis Unit ang magmumulat, maiiwas ang iba, baka inyo pa na mabulag, huling-huli ko ang mga... Una, welcome back sa KaMAtis Analysis Unit. Ngayon, pag-uusapan natin ay, what is truth? Ano ba ang katotohanan? Accurate ba yung mga parod yung mga Pinoy ATS na nagbibigay kung ano yung katotohanan? Instead, sagutin natin yung question na, what is truth? Philosophers found a way to answer this question, pero instead of answering it directly, they investigated the nature of truth. Kailangan nyo maintindihan na itong theories of truth ay about metaphysics. Metaphysics is just the first principles of things. Okay? So, since theories of truth is about belief, how are you going to justify belief? At yung belief na yon is itatranslate mo in a statement, then yung statement na yon yun yung i-evaluate na by using these theories of truth. So, instead na sagutin natin yung tanong kung ano yung katotohanan, kasi I don't think na makapunta kayo kahit saan at masagot nyo yung tanong na yon. Ngayon, imbisigan natin kung ano yung nature of truth at kung ano yung mga na-formulate mga philosophers dati hanggang ngayon, kung ano yung mga theories of truth. So, let's begin. Alam kong mahirap intindihin to kapag binasa nyo sa mga scholarly level. Pero I'll try my best na explain to ng simple, na hindi mawawala yung essence ng buong theory. So, ang simula is correspondence theory of truth. The correspondence theory of truth says na your belief is justified if it corresponds to reality. Since philosophers, they're really concerned about statements you make, yung mga sinasabi natin, ina-utter natin na statements, gusto nilang evaluate bawat statements mo based on these theories. So, bigyan ko kayo ng example para ma-capture nyo yung buong essence ng theory of truth na to. Like for example, meron kang hinawakang belief. You believe that math or yung basahan exist at merong cat na black. Then, you have that belief. And then you make a statement na sabihin mo ngayon na there's a black cat on the mat. So ngayon, yung statement na yon is justified. If there's a cat, there's a mat, that's yung cat, yung black cat is nasa ibabaw ng mat, then the correspondence theory of truth says, your belief is justified and it is true. Dahil yung statement mo is nag-correspond sa reality. Magbibigay ako ng demonstration dito. Philosophers solve this instead na humarap ng cat on the mat, they just draw it. Say, ito yung isa sa mga demonstration nilang ginagawa. So, the statement, there's a cat on the mat, all you have to do, instead na i-drawing ko, maglalagay na lang siguro ako ng image, dito, there's a black cat, then may mat, and then yung cat is nasa ibabaw ng mat. Then, it's easy, no problem, right? The problem becomes about negative facts. Sabi ni Bertrand Russell na kung totoong yung statement, yung negation ng there's a black cat on the mat, ay totoo na there's no black cat on the mat, then yung negative fact na yon is still a fact, pero kailangan mag-correspond yung no black cat on the mat. But the problem is, we cannot prove the negative. Yun yung buong problema ng correspondence theory of truth. So, it will lead you to skepticism, at it will lead you to empiricism. Actually, ito yung ginagamit, correspondence theory of truth ang ginagamit ng scientific community. So, let's investigate further about this problem na negative fact. Ang problema doon sa statement na there is no black cat on the mat, then, ang makikita mo, ang kaya mo lang i-drawing is yung mat. But the problem is yung statement mong there's no black cat on the mat, it can also be used. Pag sinabi kong there's no elephant on the mat, I'm using the same picture to prove my statement, pero yung statement mo is hindi mo na-prove dahil ang nandun lang sa picture is yung mat. So that's the problem with the correspondence theory of truth, na you can only prove the positive, not the negative. Paano natin itong ginagawa sa pang-araw-araw na buhay? Paano ito nagiging problema? Let's say, merong crime scene, no? May crime scene, and then ikaw yung suspect do sa murder. Ngayon, there are only two ways para ma-prove na hindi ikaw yung pumatay, since sabihin natin hindi talaga ikaw yung pumatay. Ngayon, ang magiging problema ngayon is, kung may video, ang first option is you have a video, pinapakita ng video na may isang tao na pumatay at na-identify nila yung pumatay. So, by default, hindi ikaw yung pumatay. So, that's easy. But the problem becomes, kapag walang video, kung walang video, how do you prove na hindi mo pinatay yung tao? Well, one way to do that is you need an alibi. So, we do this in court na kailangan mo i-prove
hindi dahil wala ka doon sa crime scene, kundi dahil nasa ibang lugar ka during the crime. So, gagamitin pa rin natin yung correspondence theory of truth. So, makapagbigay ka ng alibi, nandun ka sa ibang lugar. And then, you will use correspondence theory of truth to show na nandun ka doon sa lugar na yon at wala ka dito sa lugar na to. Pero, a problema is, yung pagpo-provide mo ng evidence na sa ibang lugar ka, is not a direct inference doon sa crime scene. So, kailangan mong gumamit ng outside scene para to prove na wala ka dito sa scene na to. Then, we use the laws of logic na hindi ka pwedeng mapunta sa dalawang location at the same time and in the same sense. Doon lang natin na-analyze, na doon lang natin na-deduce na, okay, hindi ikaw yung pumatay kasi may alibi ka. Pero, if you're going to be strict about correspondence theory of truth, yung alibi mo is irrelevant. Kasi you have to prove na wala ka doon sa crime scene without using outside context nung crime scene. Then it becomes a problem. So, yun yung buong problema ng correspondence theory of truth. So, next, ang gagawin naman natin is the coherence theory of truth. Sa KaMAtis analysis unit ang magmumulat, maiiwas ang iba, baka inyo pa na mabulat.